Good morning, guys. Uwi na. Doing GST refund. It's 7:23. Here at Terminal 4. Prepared na. Say hi. Hi. CR. Oh, no. Wait. Nantay CR. So, yun na nga. Ano na. Nag-CR si Mama. And we checked our luggage. Yung luggage nila dito. Medyo merong bagahing sobra, pero may bagahing ano naman, may allowance. So, ewan ko how strict they're gonna be. Pero, from what I know, dapat kung ano yung allowed per baggage, yun talaga dapat. Hindi yung kinocombine that. We'll see. Anyways, yeah, find a place to then mag-check in muna sila and then brekkie. Okay, let's sit down. Smile, Reese. You remove your mask. One. Okay. This is so cool. We have your own. Si Zeb kagabi, ano, umiiyak nung natulog. Yeah, he's gonna miss, ano, Ate Reese. Okay, let's go. Okay, ikot muna tayo. Tingnan tayo ng makakainan while they are queuing for the baggage drop-off. Hopefully, makalusot yung kanilang bagahe kasi tatlong check-in nila na dapat 20 kg. Yung isa 22, yung isa 18, yung isa 17. Sabi ko, baka pagbigyan na yan naman ng mga ano. Eh, ano lang pala, ganyan lang. Machine, walang tao, besh. So, sabi ko, parang kung yung machine, kung ano lang yung nakaset sa machine, diba, usually, yun lang. Walang human intervention na pwede na yan, ganun. So, we'll see. Kasi nakakita kami kanina doon ng nagpapalit sila ng ano, nagbabawas sila sa luggage. So, sana maging okay. Nakapino pa sila. Tintay dito, may food court sa taas. Sana lang, bukas. Kasi maaga pa. Pero pumasok dun sa loob bukas. So, hindi naman ako pwede dyan. Okay. Parang konti lang ang bukas. Ayun, buti na lang nakapasok ang 22 kg. Nakaka-stress. Makakita ka ng mga nagtatanggal dito ng gamit. Okay, pwede na sana lumabas ulit. Okay, breakfast muna sa coffee club. Ayan. Aga. And the Belgian waffles with bacon and scrambled egg. Yum. Yun na. There we go. Okay. Abang ako dun te ah. Love you. Okay, nakapasok na sila. Abangan ko kung ano, kung makukuha nila yung GST refund kasi yung mga pinamili dun sa ano, yung winter clothes. Technically dapat kung ano, kung binili mo 'yon, tapos nagkuha ka ng refund, dapat iuwi mo rin yung pabalik. Eh tignan natin kung makukuha nila 'yon. Kasi merong option dun kanina sa machine eh, na alam ko basta possible siyang tignan or hingin, tignan nung officer bago i-issue yung refund. Eh tanong ko dito yung refund ano counter. Sabi ko kay ate mag-okay sign siya sa akin kung nakuha niya. Hindi ko na sila matanaw. After nung ano, magpasok ng immigration, kailangan pa nilang dumaan dun sa scanning. Yung i-scan yung mga hand carry luggage tsaka yung security. After nila dun lumabas, hindi ko na sila makita. Nandito yung ano sa tapat ko, yung GST. Hindi ko sila nakatang dumaan, baka na-miss out. Eh ano na oh, 9:53.
A51. 9:30 boarding nila eh. 10:15 yung flight. So, dapat mabilisan talaga sila dyan. So, baka nakaalis na sila. Hindi ko na namalayan. Hintayin ko na lang yung message ni ate. Naka-wifi. Naka-connect pa yun sa wifi. Pero, malamang hindi pa yung maka-check sa phone at stressful pa. Dami nilang bit-bit na hand carry. Buti nakalusot yung nila kanina. 22 kg. Grabe. Kasi nga, lang siya, yung machine lang, di ba, walang tao. So, sabi ko, baka yung machine itself, siya na tumanggap lang ng 20, di ba? Buti na lang, pumasok pa din. Anyway, so, I think wala na ako inaabangan dito. So, we need to go home. So, matulog ulit at magsisimba kami mamaya. Antok na ako. Although, nakapagkape na. Okay, let's go na. Wala eh. Hindi ko na makita. Thank you, Mama! See you pa in Canada. Walang iyakan. Okay, guys. Uwi na tayo. 10:28. Last chat ko kay ate. 10:06. Wala pa tayong aeroplano. E 10:15 ang flight nila. Eh. Ang weird. Late. Anyway, let's take the shuttle going to the MRT. Mag-MRT na lang ako. It's ano na nga. 10:29. We're here sa MRT. Ang hapli ng mata ko ay naantok ako. I want to sleep. Hi guys! I'm home! Finally! It's 11:45 na. Ano ba ako umalis? Siguro mga 10:15 yata, 10:20 nung umalis ako doon. Yeah, around that time. Tapos, 11:45. 1.5 hours yung biyahe ko pag nag-bus. train and bus. Anyways, ako ay iidlip muna because I am still sleepy. Ang hapdi ng mata ko. Hindi na naka-message si ate, siguro biglang start na mag-boarding. Tapos wala na siyang wifi sa loob ng aeroplano. So, yeah. So, see you later. Mag-isimba pa kami mamayang 5:30. Sabi ko ako matutulog eh. Pero si Kadya ang matutulog. Daya. Kain na tayo guys. Grabe. Ano na? 3:47. Hindi na pa ako nakahiga. Hindi man ako nakatulog. Yun sila mama. As expected, late. Late na sila. Kakatesa ni ate, nakalabas na sila ng immigration. Pero yung bag nila wala pa daw. Expected time of arrival nila was supposedly 2:10. Anong oras siya nag-text sa akin? Nanando na sila. Mga magti-3. Tapos, atagal pa nilang nakababa ng aeroplano itself. Tapos yun, mga 5 minutes ago, sabi niya, wala pa doon yung bags nila sa carousel. So, anyways, yun, nagpa, kay daddy na, pininitan niya ako ng dinuguan. Pinabili ko ito sa Pinas, yung Goldilocks dinuguan. Hindi pa ako nakatikim nito, pero, pero ito lang inaisip kong way para makakain ng dinuguan kasi hindi ako nakakain yung intersect. Grabe, buti na lang may cover. Intersect. Ito lang inaisip kong way para makakain ng dinuguan. So, tignan natin. Amoy mabango naman. So, let's eat, guys. Ano na? Maya-maya magpe-prepare na na to go to church. So, this is in fairness, masarap yung Goldilocks dinuguan, ubos. Napa second round ako ng kanin. Although yung unang subo ko, sabi ko parang ang alat. But after a while, pwede na. wala din yung alat. Pero, yeah, pwede nang na-satisfy na yung ko, yung aking cravings for dinuguan, in fairness. And then, bumili kami kahapon ng suha. $2 lang. Hindi ko masyado pinapansin yung mga fruit stand or fruit stall doon sa may
sa may Hawker banda. Hey guys. Hindi ko yun masyado pinapansin. Ang usually binibigo lang doon is ano ba? Mangosteen, bumibili ako doon. Dati yung mga cut fruits na. Kasi nga, nanghihinay akong bumili ng malaking pakawan. Tapos naabutan ng, ano, nabubulok. Kasi si Zaki mahilig sa pakawan. So, bumibili ako doon ng mga nakakakat na, ano, pakawan, papaya, melon. Kahapon nakita ni Mama itong ano, suha, $2 lang. So, bumili kami. Pero hindi naman siya pwedeng kumain masyado niya kasi nakaka-ano daw, nakaka-poop daw yun. So, natatakot siya magka-LBM na habang nasa flight. So, tumikim lang siya. Ako, ang uubos nito. Grabe. Sarap. Matamis. Hindi ko rin in-expect. So, sabi ko mukhang mapapadalas na rin yung bili ko niya. Anyway, so, kain pa tayo. Okay, guys. We're on our way to church. Grabe kanina. Sitting pretty pa ako dun. Kumakain ako. 4:30. And actually, kumakain na lang ako ng suha. Papapakabang nanonood ng YouTube. Tapos, 4:30 na. Sabi ko, oh, I still have 30 minutes pa bago maligo. Tapos, hindi ko na-realize, 5 o'clock pala kami umaalis. Hindi ako 5 o'clock nililigo. Yan, madali yan. Yeah, but yeah, you can still make it. Anyways, hey guys, we're home. It's 6:45 na. Una nagyaya din si Zeb na kumain sa labas, pero ibinawi niya din kasi naalala niya na ano sila eh, play day nila today. So, atat na ang umuwi ulit babalik. So, okay lang din pabor sa akin dahil busog, number one, busog pa ako. Dahil natapos ako kumain mga 4:30. Busog pa ako. And number two, I'm really, really tired. Gusto kong mahiga. Gusto kong ewan ko makakatulog ko na maaga today. Pero yun, kailangan ko din bumawi sa pahinga dahil everyday, nung nandito sila, from, ano, nung nandito yung mama ni Vince, hindi naman sila naglalabas. Tsaka kung lalabas, sila lang. One time lang kami lumabas na lahat nung day before ng flight nila. Pero, is more on si Vince and tsaka yung mga papa niya kasi nga mas mahirap pa mag-commute pag kasama itong dalawa. So, anyways, yun niya, talagang yung steps ko everyday nang from the time na dumating sila talagang above 10,000 everyday yung aking steps. So, yung pa ako, yung legs ko, kailangan magpahinga. Kaya, yun, and then tomorrow na ang medical ko and yung kay Zach. Diba na-mention ko yata yung nakwento ko yun na nagpa-reschedule ako ng medical. Ang nabigay sa akin is just one day ahead. Originally, November 10. Nabigay sa akin November 9. Which is based sa period calendar ko will be my first day. So, nai-stress ako dun. Sabi ko, what if, diba, na tumiming, ganyan-ganyan. Tapos, parang in a twist of fate, yes, yung isang kakilala ko, well, nakilala ko lang din naman siya sa GC, taga dito rin siya, and matagal ko na siya nakaka-chat kasi nga na-refuse yung application nila. Tapos, ano, pang-apat niya na yata, or pangatlo, pangatlong application niya, ito lang October siya nag-apply. So, nung ano, kausap ko siya ng Thursday, sabi niya, nag-message siya sa akin. And then, before that pa, nung nag-submit na siya ng application, diba? Tapos, lagi niya akong ina-update, kung ano na yung status, ganyan. Tapos, may one day, within last week lang, nag-message siya sa akin na hinihingan sila ng medical. Eh, valid pa naman yung medical niya until November. I believe, hanggang November pa yung medical niya. Tapos, ang pasukan niya is January. So, sabi ko nga, baka dahil sa case ko, ganito na eh. Kasi meron din akong ka-GC ngayon eh, na hinihingan din siya ng medical. Pareho ba silang November? Parang, basta ganun. Itong ka-GC ko kanina, ay, basta yung two persons na sinasabi ko, ang labong kausap,
pareho sila January ang pasukan. Tapos I think pareho sila na November ang mag-expire. November or December pala. Or katapusan ng November, mag-expire ang medical. Sabi ko, technically valid pa naman. Bakit hinihingan siya ng medical? Pero sabi, para nga makapag-comply na lang since hiningan sila. And pag hiningan ka kasi, may deadline ka lang din noon ng 30 days. Within 30 days, you need to comply. Pag hindi ka nag-comply, edi refuse ka. So, hiningan sila ng medical. So, right there and then, tumawag siya. Nabigyan siya ng slot. Ang nabigyan siya sa kanyang slot is tomorrow, November 7, alas 3 na lang hapon. So, hindi matatapos lahat ng kailangan. Yung x-ray, kailangan pang bumalik sa kinabukasan. Kasi hanggang 4 o'clock lang yung clinic. If I'm not mistaken, 4 or 5. So, hindi matatapos the same day. Pero, okay lang sa kanya. Yun yung binigay sa kanya schedule. Sa akin, kasi siguro, nung tumawag ako, ewan ko, basta wala eh. Yung talaga binigay sa akin, November 9. So, nung Thursday yon nung kachat ko siya, sabi niya sa akin, lumabas yung result nila. Refuse na naman. For the third time. Eh, hindi pa nga, hiningan sila ng medical, hindi pa niya nagagawa yung medical, dapat bukas pa lang. Tapos, ni-refuse na. Kaya, masabi niya sa lahat ng refusal ko, ngayon lang ako naiyak. Kasi nga, parang umasa sila na, ay, hindi nga, siguro is a good sign, dahil pag-expire na yung medical nila, kailangan nila ng valid medical bago sila i-approve. Siguro, kasi, parang feeling ko tuloy, kasi baka same case to sa akin na yun nakikita na nila, dapat hindi mo nila ina-approve, hinga ka muna ng medical. Yung nangyari sa akin, in-approve na ako, tapos saka ako hinihinga ng medical, diba? But anyways, ayun. Sabi ko, buti na rin din, kasi hindi pa sila nakakagastos, kasi ang saklap nun, kung nag-medical sila, tapos i-refuse din naman pala. Kasi yung study plan niya pa rin, hindi pa rin satisfied yung visa officer. So, parang, in a way, kahit parang blessing in disguise. Tapos, Thursday niya yung sinabi. Tapos, Thursday night, bigla ko nagka-idea. Sabi ko, ay, kunin ko na lang kaya yung slot ng medical niya. Kahit na parang ang insensitive. Pero nag-sorry naman ako. Sorry siya, sabi ko medyo, pero I just had to ask. Sabi ko, kung itutuloy mo po ba yung medical mo ngayon? Kung pwede, ako na lang kumuha ng slot mo. Sabi niya, sige, pagtawag ko bukas, sasabihin ko na, i-transfer sa'yo. It's okay, you can come in. The camera is not pointing at you. Papasok si Zach, nakahubad kasi. It's okay. It's pointing at me. Okay. So, yun. Tapos yun, siya yung tumawag siya nung Friday. Tapos yun, binigay niyang, dalawa kasi sila mag-asawa eh. So, ang nangyari, imbis na, diba, technically Thursday ako, tapos Friday si Daddy, si Zeb, tsaka si Zach sabay-sabay. Ang nangyari, since dalawa yung slot niya, ginawa ako, tsaka si Zach sabay na bukas. Tapos si Daddy, pa rin siya sa November 10, Thursday. Silang dalawa naman ni Zeb. Sa kanila, magagawa nila everything one whole sa isang araw kasi 11 o'clock yung slot nila. Kami ni Zach is alas 3. Kailangan ko bumalik the next day. Ako na lang kasi hindi naman in-x-ray yung bata. So, babalik lang ako on Tuesday for the x-ray. And then, yeah. Tapos si Daddy naman on Thursday. Mag-iintayin na lang kami ng result after that. And then, hopefully. You can help me. Hey, kaya pa namin, lilipitin. Andito pa nga yung mga ko. Oh, hindi pa namin alam. Pero meron ako isa dito na. Sakto kasi may binili ako sa Shopee na vacuum bag. So, nag-testing na ako. Ayan! Ano ko? Oops! Na-vacuum ko na yung isa. Ito. Ang iniisip ko kasi yung purple lang susuotin ang bibit-bitin ko sa day ng flight. Kaya ito yung vinacuum ko. And okay naman, at least, diba? Ang nipis niya na. Ngayon, sila ate nga, pinagamitan ko ng dalawang ganitong vacuum plastic kasi nga, ang hirap na magkasya sa bagahe nila. So, bibili pa ako ng maraming plastic para ma-vacuum ko the rest of these jackets para sa
packing. But anyways, yeah, I'm gonna end the vlog. Feeling ko haba na ng vlog ko mula, ano pa, alas 7 na, 12 hours na pala, ano. So, thank you guys for watching today. Yeah, thank you, Mama, if you're watching this. I know you're watching this. Updated si Mama sa vlog, so. Thank you again for everything. Alam niya na yan at kami nag-iyakan na kanina. See you again sa Canada. Yay! Bye, guys! Good night!